Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa pinakabagong lunsad na bird breeding sanctuary sa Davao City, nahatch ang isang Philippine Eagle. Kilalanin natin ang natatanging eaglet na si Chick number 30. Abot langit ang tuwa ng NBBS o National Bird Breeding Sanctuary sa Toril, Davao City. Kamakailan lang kasi, matagumpay na napisa o nag-hatch sa sanctuary ang isang Philippine Eagle Chick, si Chick number 30. Kuya Kim, bakit may tuturing na espesyal na eaglet? Si Chick number 30. Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba na si Chick number 30 ang pinakaunang eaglet na napisa sa National Bird Breeding Sanctuary na matatagpuan sa Eden Toril sa Davao City? Dito lang Pebrero nang magsimula mag-operate ang NBBS. Ayon sa facility manager ng NBBS na si Domingo Tadena, hindi naging madali ang pag-hatch kay Chick number 30. Si Chick number 30 ay nabuo through artificial insemination. Ang artificial insemination ay isang pamamaraan kung saan ang semen ng isang lalaking Philippine Eagle pinapasok sa reproductive tract ng isang babaeng Philippine Eagle. Ang sperm donor naman ay si Eagle Sinag at ang babae naman, ang pangalan niya ay Pinpin. Ang incubation period naman, o yung haba ng panahon na kailangan para maging isang sisiw ang itlog, inabot daw ng 56 days. Pero si Chick number 30, hindi siya nakahatch by itself. Ang tawag namin doon, help out. Supposed to be, ang Chick mag-pip siya. Yung tutasan na niyang siya, 54 days of incubation. Pero hinihintay namin at hindi naman siya naka-pip. Nung pagdating ng 55 days, tinulungan namin. Kami nang nag-pip para sa kanya, para hindi siya masuffocate. Kumusta naman kaya ngayon si Chick number 30? As of now, the Chick is 3 days old at nandoon pa siya sa laboratory. Kumakain. Dahan mabuhat na niyang kanyang ulo. Most of our birds here are unlike what they have in other breeding prime breeders because they got them from the wild. Ang sa atin, puro rehab birds. And we've had to deal with these birds and make them breed. This also underscores the skill and passion ng breeding staff natin. Naway lumaki si Chick number 30 na singtayog ng lipad ng isa sa marahil sa pinakasikat na agila sa bansa. Paano ba naman? Nasa pera lang naman natin ang kanyang mukha. Kilala niyo ba kung sino siya? Ito ang pinakabagong disenyo ng 1,000 peso bill na nilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas nitong 2022. Makikita rito ang larawan ng isang agila. Ang pangalan niya ay Imbulog, nang ibig sabihin, to soar. Si Imbulog na kalauna'y tinawag na Vigo, isa sa mga agila ng Philippine Eagle Foundation sa Davao City. Ang iconic na larawan na ito ni Imbulog o Vigo kuha ng wildlife photographer na si Floyd Bermejo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Bahagi ng Cubao sa Quezon City ang sinuyod ng mga tauhan ng MMDA para matiyak na walang mga sasakyang nakasagabal sa kalsada. Pero may ilan pa rin nasita, natikitan at nahatakan ng sasakyan. Eh, kamusta naman kaya mga gagamiting alternatibong kalsada para sa Christmas rush? Nakatutok si Oscar Oiga. Walang kawala mga sasakyang inabutang nakaparada ng alanganin dito sa may End Domingo, parteng Cubao sa Quezon City nang pasadahan ng mga tauhan ng MMDA ngayong hapon. Pinagtitikitan ng mga ito katumbas ang 1,000 pisong multa. Sa may End Domingo pa rin, tiket din ang inabot ng ilang sasakyang nakaparada sa tapat ng isang pet shop. Sa mismong bangketa na kasi sila nakaparada. Ang isang ito tuluyan ang hinatak. Sa may Gilmore Street naman, hinatak din ang kotseng ito at ikinarga sa truck ang motorsiklong iniwan sa lugar. Sa may F Manalo naman sa San Juan, mga tricycle at motorsiklo namang unattended ang pinagdadampot. May mga humabol pa, pero huli na ang lahat. Hindi kasi nasa taas po kami. Ay, inaalaw lang po ako eh. Ay, nataw na po yan. Hindi po natin pwede ibaba. Bawal po pumarada sa bangketa. Amot motor ba yan? Flat rate 1,000 plus yung violation ticket na 2,000. Kanina namang umaga, unang pinasadaan ng MMDA ang kahabaan ng Tandangsora Avenue sa Quezon City, kung saan pinaghuhuli rin ang mga sakyang sagabal sa daan. Kasama sa mga lugar na pinasadahan ngayong maghapon ng MMDA, ang mga mabuhay lanes na magsisilbing alternatibong daan ngayong paparating na ang Christmas rush.
Well, it's very crucial. Alam naman natin ang mga Mabuhay Lane, it was created to serve as an alternate route para sa mga motorista o mga kababayan natin na nais makiiwas sa medyo pabigat na traffic. Let's say, for example, sa C5, EDSA, Quezon Avenue. Bahagi rin ng solusyon sa pagbigat ng trapiko ang pagpapatupad ng adjusted mall hours sa Metro Manila na sinimulan na nitong Lunes. Depende sa mall, may mga nagbubukas na ng alas 11 ng umaga at nagsasara ng alas 10 o alas 11 ng gabi. At habang papalapit ang Pasko, merong bukas hanggang alas 12 ng hating gabi. Yesterday po, kagabi at around 10 PM, pinasadaan po namin ang EDSA. Makikita naman po namin na maayos. Still, up to now, no, manageable ang traffic, visible po ang ating mga enforcers, and the traffic is ano naman, moving naman po siya. Paalala ng MMDA sa publiko, planuhing maigi ang mga lakad ng pamilya at hanggang maaari, mag-isang sasakyan na lang kung pare-pareho lang din naman ang pupuntahan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Isa pang well-applauded scene ang natunghayan sa recent episode ng Pulang Araw. Yan ang torture scene ni Derek Monasterio na challenging daw kaya inabot ng 8 takes. Nagpapatuloy rin ang campus tour ng biggest family drama na ichichika ni Lars Santiago. Mahirap at mapaghamon kung ilarawan ni Derek Monasterio ang kanyang torture and death scene sa Pulang Araw. Kailangan gumawa kami ng 7-8 takes ng full force sa sigaw, sa emotion, so nakaka-drain. So ang ganda rin ng ano ng dating. Bago pa man daw kunan ng eksena, pinuntahan mismo ni Direk Dominic Zapata si Derek para pag-usapan ang kukunang mabigat na eksena na puno ng physical at emotional pain. Tinanim ko sa character ko na natatakot akong mamatay, ganun. So nung finally nandun ako sa room, nakikita ko na yung mga tali, mabilis na yung heartbeat ko nun, kinakabahan na ako. Samantala, tuloy-tuloy naman ang campus tour ng Pulang Araw, kabilang sa pinuntahan ni na Barbie Forteza, David Licauco, Jay Ortega, at Rochelle Pangilinan ang UST Angelicum College kung saan warm welcome ang isinalubong ng mga estudyante. Inimi ba to? First time nakasali rito sa campus tour ni Barbie na galing sa US vacation. Naroon din ang kanilang direktor na si Dominic Zapata at production and creative team ng Pulang Araw. Very insightful yung questions nila. And aside, syempre, dun sa production ng Pulang Araw, interested silang malaman sa yung preparations namin as actors, yung mga proseso namin. These are just coming from anecdotes, from stories that we heard from our grandparents, our parents, kinuwento nila. Yung mga pinagdaanan nila yun, hindi nyo mahanap sa libro yun. Kaya gusto namin maikwento. Happy raw ang cast na nakakapagbahagi sila ng kwento mula sa ating kasaysayan, mula sa mga estudyante at kabataan. Hopefully, na-inspire sila sa stories namin na before, estudyante rin kami, tapos ngayon we're doing something good. More than anything, yung inspiration lang yung gusto kong maibigay sa kanila. Ngayong araw naman, nag-campus tour ang Pulang Araw sa Polytechnic University of the Philippines o PUP, Santa Mesa, Manila. Present sa PUP, sina Dennis Trillo, Ashley Ortega, Rochelle Pangilinan at Mikoy Morales. Or Santiago, updated sa showbiz happening. Kasabay ng pagdiriwang ng Bonifacio Day, ilang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ang ipapasubasta ng isang art gallery. Kabilang diyan ang sinasabing huling selyo ng Katipunan at ang eskultura na iniukit ni Gato Serizal. Nakatutok si Oscar Oida. Ito na marahil ang isa sa mga pinakamahalagang obra sa bansa.
Pinamagatang Josephine Sleeping. Nilinok ito ni Gato Serizal habang naka-exile sa dapitan. Ang kanyang modelo, ang asawang si Josephine Bracken, habang ito'y nahihimbing sa pagtulog. It does not only represent the last love of Jose Rizal, who is Josephine Bracken. Ito rin ay isang art na ginagawa niya out of love. Napakaganda yung form ng sculpture, no? And then yung folds ng kumot, no? So ito talaga makikita mo na si Jose Rizal nagkakaroon talaga ng formal training sa sculpture. Because mga barkada niya, si Orang Luna, Felix Resurrection Hidalgo sa Spain, ang lahat mga Benyure brothers, no? So, natututo talaga siya. Ito na raw marahil ang huling obra ni Rizal bago ito namatay. Isusubasta ito sa Leon Gallery sa Makati sa initial bidding price na 5 million pesos. Mga descendants daw mismo ni Narcisa Rizal ang nagpapabenta nito. Ito yung mga apo ni Narcisa Rizal. Si Narcisa is one of the siblings, no, ni Jose Rizal. And sila yung nakapagmana ng mga sculptures, no? Yung iba na benta na natin in the past. Ito yung tinago nila. Sa tingin nila, ito yung pinaka-importanting sculpture na nasa kamay pa nila. Whoever will end up with this piece will have what will inarguably be the one of the most important art pieces in this country. Ito na talaga. Kasabay rin ang pagdiriwang ng kaarawan ni Gat Andres Bonifacio sa November 30, isusubasta ang sinasabing huling seal ng katipunan na ginamit umuno sa pagtatak ng mga mahalagang dokumento ng samahan. Nasa 1.5 million pesos daw ang opening bid para sa natatanging selyo. Ipapa-auction din sa Bonifacio Day ang Bonifacio bust na lika ng national artist na si Guillermo Tolentino. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. It's another win for our queen. Dahil kinilala bilang Actress of the Year ng isang magazine, si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. May message rin siya sa pag-arangkada sa takilya ng movie ni na Alden Richards at Catherine Bernardo. Makichika kay Nelson Canlas. Glowing like a goddess ang nag-iisang babae na pinarangalan ng Esquire Philippines sa kanilang Man at His Best Heroes and Mavericks 2024 kagabi. Si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, kinilala bilang Best Actress of the Year dahil sa natatangi niyang pagganap sa pelikulang Balota at box office hit na Rewind. Nakaka-proud kasi alam ko itong award na to regarding Balota. So, maraming salamat sa mga huradong nag-judge at alam mo yun, nakinonsider nila ako for this award. Nagpatid din ng congratulations si Yan-Yan, kina Alden Richards at Catherine Bernardo dahil sa naabot ng Hello Love Again na tagumpay sa takilya. Magandang senyales daw ito na nabubuhay ng muli ang industriya ng pelikula sa Pilipinas. Congratulations sa kanila. Sabi ko nga, after the Balota, nakakatuwa kasi ito na yung momentum ng mga tao na talagang sumusuporta ng mga pelikulang Pilipino. Sana ipagpatuloy ng mga Pilipino ang pagsuporta sa kapwa natin. Ilang inspirational personalities din ang nag-excel sa kani-kanilang respective fields ang pinarangalan ng Esquire. Sa larangan ng sports, halimbawa, kinilala si 2024 Double Olympic Gold Medalist Carlos Yulo bilang Athlete of the Year. Hindi ko rin po siya expected na mangyayari sa buhay ko. Sobrang thankful lang and grateful po talaga. Si Lord po lahat to. Grabe po yung mga blessings po talaga na binuhos niya po sa akin. Kung pinatrending ni Carlos ang pagsuot ng cropped shirt, naka-cropped jacket naman siya sa pagtanggap ng kanyang award. Kinilala naman ang P-Pop Kings na SB19 bilang Entertainer of the Year. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Hello, success! Talaga nang sunod-sunod ang achievement ng blockbuster hit film na Hello, Love Again. Bukod sa record as the highest first day grossing local film, gumawa rin ang kasaysayan ng pelikula matapos itong kumita ng 131 million pesos in a single day noong Sabado.
As of November 18, umabot na sa 566 million pesos ang gross na kinita na sa Pilipinas ng collab movie ng Star Cinema at GMA Pictures. Part niyan ay mapupunta sa mga nasalanta ng Bagyong Pepito. Good news naman para sa Global Pinoys dahil dagdag sa mahigit 1,000 cinemas worldwide ang showing ng pelikula sa Singapore at Malaysia this November 28. Sa ngayon, hello America na ang mga bida nitong sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Touchdown LA sila para sa promotion ng kanilang movie at para sa Asian World Film Festival, kung saan closing film ang Hello Love Again na pasok sa top 10 ng US box office at may pinakamataas na opening para sa isang pelikulang Pilipino roon. We're just very happy with the performance of the film internationally, and we're just surprised, and so we're just so very blessed with the achievements that we are able to accomplish with this film. So maraming salamat po. We're very, very proud, of course, and this is a first for us as well, attending the AWFF. So the amount of support we've been getting is really, really overwhelming. Pag pumunta kami sa awarding tomorrow, nakaka-proud na bilang Pinoy, naging part tayo ng ganong klaseng event. It's an honor. And that's my chika this Tuesday night sa ngalan ni Iya Arellano. Ako po si Aubrey Carampel. Miss Mel, Emil? Salamat sa iyo, Aubrey. Thanks, Aubrey. At yan ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 36 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tianco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Pasko, Pasko ng Pilipino.